Tola, bali, hindi na ako gumawa dito ng kanilang housing. Doon ko na pinadiretso para doon na sila mag-ikot-ikot. Ang tawag tawag nun. Tapos ito si nanay. Si nanay. Nag-ano po, kinukuha niya po yung mga grass. Kasi mag-aabono po ko next day dito sa malagkit na corn. Tapos dito po sa talong namin, hindi pa po siya na nakunhan ng grass. Ano ba yung grass sa ano? Sa Tagalog? Ano? Ano ba? G, ano yung grass sa Tagalog? Grass. Damo? Hindi ko pa siya nakuna ng damo yung sa talong. Ito po siya, parang 26 ata na tinilagay kong talong. Bali, dalawa yung namatay. So, nasa ano tayo? 24 yung buhay. So, hindi ko pa nakuna ng damo. Tapos, ito po yung okra namin. Okra. Tapos, may bunga na siya po. Yung iba, yung iba, namumulaklak ko. Tinitrain pa ko ni nanay kung anong sasabihin ko. Ito po. Ito po, may bunga na siya. Yan. Pero hindi siya namin pipitasin kasi gagawin siya naming ano yan? Ano yung binhi? Basta gagawin siya naming itatanim siya namin ulit. Yun, marami pang bumubunga. Then, may nag-iisang ano? May nag-iisang okra dito. Then, dito sa gitna, alugbati. Then, ito po, latoy. Latoy po, beans. Tapos, yung iba po, yung mga maliliit, ano po, lupo. Lupo po sila. Upo, I mean. Upo, sa Tagalog, kalubay dito, tawag. Ito po siya. Nakikita nyo po, medyo nasisira yung ano niya, yung leaves. Kasi yung queen bug, ano yan? Oh, yun, yung, ano yan? Yan. Kinakain niya. Oh, butas-butas yung ano ng okra namin kasi hindi pa nasprayhan yung aming ano, yung aming gulay para sana sa mga insects. Kasi hindi pa po ako nakabili ng lalagyan ng sprayer. Ito po yung labog. Ewan ko kung anong tawag sa labog. Sa Tagalog, yung mga trainer ko, nagtatanungan pa ako ano daw. Ito yung Madre de Agua. Alam niyo po ba yung Madre de Agua? Yung pinapakain sa itik, sa baboy, sa manok. Yan po. Alam niyo po ba, pag doon ka sa ilalim, meron bang overflowing na water doon? At may isang bubon po doon. Balloon. Balloon. Oh. Gagawin daw na pala isdaan ang kulit ng side comment dito sa likuran ko. Ito po, jackfruit. Meron pa pong ibang jackfruit dito. I will show you po. Alam niyo po ba, kinuhana na namin ang damo dito. Pero, ang bilis talaga tumubo. Ang bilis tumubo ng damo. Ito po, yung jackfruit. Yung iba po, yung 16 kilos po, tinry po ng kuya ko at ng nanay ko na dalhin sa market para ibenta doon sa nagtitinda ng gulay.
Yung 16 kilos, 8 peso po yung ano nila, yung bili. So, naperahan na namin. Mamaya, kukuha ko ng, kuha ulit ako ng ano, ng jackfruit, yun ng langka, panggulay po. Ipabebenta ko naman ulit sa kanila. Tara! Yung iba po nasisira kasi hindi malagyan ng ano, ng sako. Dito po, sa phase 2 yung tawag ko na garden. Kasi doon sa kabila po, phase 1. So, dito po, phase 2. Dito po pala, ang tinanim ko po dito ay snow peas. Snow peas. Actually, nakita ko lang po sa Lazada. Inano ko lang, add to cart. Parang yung snow peas, ilalagay din po siya sa ano, sa bihon. Sa bihon, sa tanghon. So, yan. Tapos ito po, pecha. Tingnan niyo po yung pangtanim ko. Nag-ano po ako, naglagay po ako, nagunol po ako ng ano, ng pechay at labanos. Yun pala, hindi pala sila dapat ilagay sa pot, then sa plastic pots, then ilipat dito. Dapat pala, i-ano muna, idiretso muna tanim. So, nangyari, nalata yung lahat. So, na-stress ako kasi maliit yung seedlings. Dapat po sana hindi po sila maramihan kung magtanim. Dapat po space by space. So, more than 2,000 seedlings naman. Hala, lagay na ko na ang lagay. Bahala na si Batman. Kasi, nasa isip naman po na marami pong seedlings. Then, ang third pots po namin ay labanos. Sa lahat pong ito, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Sa 33 po na tinanim ko, bali dalawa lang po yung ano, yung hindi tumubo. So, nilagyan ko po siya noong isang araw. So, dito may tumubo na kasi tinaniman ko siya. And then, dun sa kabila, kabila ko lang alam kasi may mga dahon-dahon. Tapos po, in between po, nilagyan ko ulit kasi yung labanos po, konti lang naman yung ano, yung kailangan na ano, na space. Sa next plot po namin, wala pa po ako, binakanti ko po ito. Kasi tatanim ako ng ano, ng sweet pepper. So, ilagay ko dito. Then, yung sinigang na pepper, dito ko ilalagay. Tapos, yung iba, dun pa sa kabila, yung ditong hindi pa nakakuna ng damo. So, dito sa next, yung nilagay ko dito, red onion. So, ito, iba, tumubo. Yung, ito po yung, may ano na siya, may leaves na siya. Bali, ano po, at in-transfer ko lang po siya dito. Nag-alagay din po ko sa plastic plot. Pot. Or, ano yung tawag. Then, nilipat ko dito, nabuhay naman po siya. Pero yung iba, nilagay lang po ng husband ko yung seedlings. Hindi ko pa makita po yung resulta kasi matagal po, medyo matagal pong tumubo. Ito, bakanti pa po to. Bakanti pa po to. Then, itong next plot na to, nilagay ko po dito ay latoy, tawag sa amin. Beans naman po siya sa Ingles. Ito po. Tumubo na po yung isa.
Halo, 3, 6, 9, 12, 15, 21. Sa 21 po, dalawa pa po yung hindi tumo. Ah, isa na lang po. Ay, tama, dalawa. 1, 2. Kasi may tumubo na po. Tapos doon, lumabas na po siya. Bali, dalawa pa po yung hindi pa lumalabas. Then, ito po. Cucumber. Cucumber. Lahat sila kasi, lahat sila tumubo. Then, ito po. Ang marguso. Ang marguso ko, apat pa po yung hindi tumubo. Ito, yung onion na ginamit namin. So, yung leaves niya, tinanim ng kuya ko. So, ito po yung phase 2 namin kabuuan. Hindi pa po, bakanti pa po ito. Isang garden dito sa harapan ng aming itikan. Mabilis pong tumubo yung damo. So, ito po, nilagyan ko po ng eggplant dito. Then, hanggang dito. Then, dito po, lahat po, tomatoes na po. Yan po, tomatoes. Alam niyo po ba, bumili po ako ng bumili din ako ng apple guava sa Lazada. Hindi ko po ina-expect na mabubuhay siya. Kasi tinry ko lang po. Kasi dito kami sa Visayas at ngayon na may may COVID-19. So tinry ko lang po kung ano siya. Kung mabubuhay siya. Ito po yung kapatid. Asawa ng kapatid ko with baby. Ay naku, hindi na naman mako-comment yung mga viewers ngayon kasi may baby naman ulit sa aking vlog. Okay lang yun, ang cute naman. Punta po tayo sa Azolla Plantation. Charlotte. Sa Azolla po. Bali na ito po yung pinapakain namin sa maliit na mga itik. Dadagdag pa po ako ulit ng isang ganito. Yon. Po. Then sa lumang kiddie pool ng pamangkin ko. Po yung aming housing na free range chicken. Ito po yung wapo kong husband na naka-zebra. At ito yung kuya ko. At si Miso yung caretaker namin. Ito pa lang po. Hindi pa po ako nakapagawa ng video regarding gawa ng free range chicken and housing. Siguro next next video. Yan. Almost half na po. So, hanggang dito na lang muna tayo. And see you in my next vlog.